isip bawat araw at gabi. Wala nang iba, mananatili ka sa aking puso. Kasi ayaw kong masayang ang oras, bawat sandali. Ikaw lamang ang mamahalin. Ikaw lamang ang nais magkapiling. Ikaw lamang sana'y damhin. Sana'y damhin. Ikaw lamang ang nais magkapiling. Ikaw lamang sana'y damhin. Sana'y damhin. Hello! Isang magandang afternoon, mga kapamilya Luzon, Visayas, at Mindanao, at sa lahat ng mga nakatutok sa atin all over the world. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O, ako po si Jai Ho. My God, alam mo ba, binibilisan ko talaga yung magandang-maganda tsaka yung intro ko talaga kasi excited ako, Chantel, na pag-usapan natin. Ayan, kakarinig lang po natin, mga kapamilya, sanay damhin, agad-agad. Nararamdaman ko, galing sa puso ang hugot ng awiting ito. Can you tell us more about this song? Ayan. Hello, hello mga kapamilya. Hi, DJ Jai Ho. Ayan. So, syempre, yun nga po yung kanta kong ito, Tagus sa Puso, kasi it's very different. It is different pag sarili kong kwento from the version of Kilig Kilig, a story from other people. This time around, sabi ko kahit na medyo cringy or medyo natakot ako na ilabas yung kwento ko through a song. Pero sabi ko, sige na. I mean, this song made you stronger, Chantel. So, it's time to really stand and show the world what you have then inside of you. So parang this song talaga symbolizes healing for me. So sobra akong natutuwa na nakagawa ko ng kantang ganito, which really touched the hearts of the people then at the same time. True. This is not the first time na nagkaroon tayo ng moment, ng chance na makakwentuhan ng isa't isa. I believe parang, di ba dati, nasabi natin na you as a singer-songwriter din talaga, yan yung nagiging outlet mo pag ikaw ay meron kang mga nararamdaman, mapamasaya man, mapamalungkot man. Ngayon, sabi mo sa akin, nagkaroon ka ng takot na ilabas itong nararamdaman mo through this song. Why? Saan ang galing yung takot? Eh, di ba, as a singer-songwriter, parang yun nga yung pinaka, dun yung na-express talaga ng bongga. Yeah, yeah. Bakit? Well, di ba, very, ano yan, eh, talaga yung question yan. Pero at the same time kasi, sa akin, parang, yun nga po,
since nasanay ako na sa bahay lang ako gumagawa ng songs, and then it's just the family who's listening to it. So parang yung iba kasi yun nga, nasanay ako na stories sa ibang tao, yung nakikita ko lang, relatable. Pero sabi ko, ito kasi parang, hindi naman sa parang closing my shell, pero sabi ko, it's also coming out of my comfort zone, mas showing who Chantel really is inside. Kasi I'm a deep person, so parang hindi naman sa sobrang takot, in a way na parang, kasi pag tinanong nila about kanino yung kanta, about yung ano, di ba? Pero may parang konting, oops, okay, it's about my story, so parang hirap din ako mag-open. But at the same time, sabi ko, hindi ko naman nikakahiya and it's another version of me. So, ayun yung kwento niya. Totoo. And tsaka ang maganda dyan, Chantel, di ba? May mga bagay na kapag kunyari singer ka, nakakapag-interpret ka nga ng awitin na hindi mo naman totoong naramdaman. Mm-hmm. Eh. Yeah. At di ba? At nabibigyan mo ng magandang version, di ba? What true. More pa na ito mismo nang galing talaga sa puso mo, naramdaman mo talaga siya. So, kapag kinakanta mo to, masakit na masakit. And at the same time, yung hinga, di ba? A lot of people nowadays cannot release what they're feeling, di ba? Yes. Nasa stuck inside. Because that's true. Everybody is so parang shy. May takot sila na i-judge sila ng mga tao sa paligid nila. And let's not parang normalize yung ganun, yung na-judge. I believe this is not easy kasi hindi lahat pare-parehas naman ang pag-take. Like, yes. Ako may ganun din, ikaw may ganun din. You're lucky na meron kang outlet, diba? Na music. Makapag, yeah. Ano ka, sulat at maka-awit ka ng kanta. Pero dun sa mga walang outlet na ganyan, yan ang dapat pagtuunan. Kapag nandudong ka sa moment na yon, hanapin mo. Kung that's saan, true. Diba? Hanapin mo kung saan mo to pwedeng, instead of doing this, I'll do this. Di ba? Parang ganyan. Kung hindi mo kaya sa singing or sa writing, pwedeng sa painting, sa drawing, poetry making, you know, kanya-kanya. You can always freely write eh. Everyone can do that, di ba? Kaya nga may mga journals tayo. So, yun pa lang, that's actually one way of letting out how you feel inside. You have to at some point kasi. Perfect. Oo. Nabanggit natin yung you're making me kilig. Yung sabi mo kanina, isa rin yan sa inisip mo na it's your way to show your viewers, your listeners also na let's try na yung tunog natin mas matured. Ganyan. Yes. Oo. Diba? Naisip mo ba na parang lahat ng nangyayari ay talagang nasa perfect na timing? Kasi parang kailan mo tatanggalin yung you're making me kilig na kilig? Tsareng. Diba? And this is the moment that we've all been waiting for. Naisip mo ba na, taray din naman ano, kung na-broken man ako, nasaktan man ako, ano man ang nangyari sa akin, manaitulong pa pala siya talaga at nakapaglabas pa ako ng kanta. May ganun ka bang eksena after nung napakinggan mo na siya? Yes, actually, lahat naman ng songs ko eh, parang, yun nga sabi ko, tama yung sinabi mo na there's gonna be a season for everything. Not everything is kilig-kilig, puppy love, you know. You also have to grow as a person. So ako naman as a person na talagang who loves deeply, who has experienced so much din in life at my age, di ba parang at some point, another story yun. So it's the creativity or it's the moment that you make of it that parang marirelate ng tao. Kaya natutuwa ako kasi I'm really happy na parang naging parte ako ng music and writing. It's just amazing na way to let out things. And sabi ko nga, once you grow, you know, may mga makaka-relate sa'yo, may matututunan din sila sa'yo na, you know, yung time kasi eh, di ba, dadaan din yan. So parang live the most of it every moment. So it's your story. Yeah. So you just have to stand up and tell your story. Yeah. Correct. Ako, I wanna ask you this question, Chantel. Mm-hmm. Have you been in a relationship wherein akala mo siya na talaga yung the one? Kaso, yun pala, pinagtagpo, pero hindi pinadhana. Well, of course. Siyempre, dun nga ako, parang dun ko nga nakita ang sarili ko na kasi di ba may mga moments when we live our life na parang okay to, ready, parang you can see the future, siya na. Diba? Yung mga ganun, mafe-feel mo yun lalo na pag in love ka eh. So ako naman, yun nga sabi ko, I love deeply, so parang I had that moment in my life na ito na yun, I can see the future, yung mga ganun, pero biglang
Oops, may roller coaster na nangyari and then it changed the moment. So parang kahit ako din, parang dami nag-change sa sarili ko. Kasi syempre, ang hirap mong tanggapin. May healing process pa yan. And everything I had to go through sa phase in my life. Alam niyo yung mga sadness, loneliness. Pero yes, I've already experienced that. But I'm still here. Yun ang importante. You're still here. Going through it strongly and confidently naman. Totoo. Yeah. What's your best learning when it comes to love? Love kasi, no? Napaka-broad. Pero sa akin, there is no right and wrong answer when it comes to love. Yeah. Oh, it really depends on the situation, on how you guys handle yung gano'n, yung pag-ibig, yung pakipag-relationship. Yeah. Ang learning ko about love is since sobrang dami, sa akin siguro there's a right time for everything. It's okay to get to know people, that's fine. I mean, my purpose naman, bakit dadating sila sa buhay mo, 'di ba? Either it's a bad thing or a good thing, 'di ba? It's actually good. Sa akin naman, learn to live your life getting to know people. Sa akin kasi parang ano eh, what do you call this one? I don't regret meeting other people. I mean, I've shared my story and it's all right, 'di ba? People come and go, but at the same time, you know, you have to also understand and know na yung binibigay mong love sa ibang tao, you also have to give it with yourself. Kasi if they deserve it, you think that they deserve it, you also deserve it. The happiness, yung care and understanding mo sa sarili mo, kaya nga dun nabubuo ang self-love, self-care, self-worth. And parang ako kasi punong-puno, di ba? So, since sabi ko rin sa story ko about sanay damhin, parang I lost myself to this person, but then because of this person, I found my way back to myself. So it goes back to it, how love really works, diba? So parang you can't actually give anything if you don't have the love, diba? So yun ang learning ko, you have to always value it because it's free. Everyone can have it. Pero the best thing is you actually need to also forgive people if they've ever hurt you as a person. Forgive them because if you forgive them, you also forgive yourself from, you know, feeling something. Yung grudges, mawawala yan. Diba yung mga sadness mo? You'll actually be free. So that's how I felt yung mga learnings when it comes to love. Totoo. Nakaka-happy. Mm. Kasi aminin natin yan. So, pagdating naman talaga sa love, tama lahat ng mga, ikaw, yan yung naramdaman mo. So, sa'yo, check, tama yan. Yes. Kung may mga mag-disagree man, kasi bakit kami, bakit ganun? Like what I've said kanina, we all have our own different love stories. True. We, di ba, parang we face and we handle different challenges pagdating sa mga bagay-bagay natin. So, it's really up to the person kung papaano mo gagawin nga na hindi kayong mapariwara, mawala sa line mo. Kailangan kasi end of the day, di ba, malugmok ka man, malungkot, ano man ang mangyari, kailangan mong bumun at bumalik because this is not the end of the world, di ba? That's true. Ako, one thing I've learned about pagdating sa mga ganyang bagay-bagay, na yun nga, nangyayari talaga siya. When you give your love 100% to a person na feeling mo deserve niya, kaya nga nandun yung word na feeling mo kasi wala namang makapagsasabi talaga sa bagay-bagay kung siya na. Siya na yung kasama mo habang buhay, diba? It's a process, diba? Yeah. It's between two different personalities na nagkasundo hanggang sa dulo, ups and downs magkasama, hindi nagbitawan, hindi naghiwalay, diba? Something like that. So what you need to do, for me, siguro, lahat ng mga nangyari sa inyo, baunin mo, diba? Masakit man, masaya, malungkot, grabe todo. Baunin mo siya. Use that as a learning mo na sa susunod, ito siguro yung mga naging natutunan ko na baka dito mag-work. Diba? Yes. Pero don't pressure yourself too much. If you're single, wag mong, alam mo yun, wag mong hanapin, wag mong ipilit yung sarili mo just because yung mga kabarkada mo ay in a relationship. Yeah. Diba? Wag mong ipilit kasi parang kaya tayo nasasaktan, kaya tayo mabilis nadudurog kasi hindi pa natin mahal ng buo ang mga sarili natin. That's why, kung longing for love ka ng bongga at hindi mo pa completely love yung sarili mo, nandun talaga yung hahanap-hanapin mo at sobra ka talagang
mawala lang siya sandali, ang dami mo na naiisip. Tapos wala yung trust mo kasi kung hindi mo pa love yung sarili mo, diba? Taray, mga love guru pala. Iba din. Love guru na. Hindi, iba din naman. Hindi, alam mo kung bakit tayo talagang best in talkative, best in chika tayo. Eh kasi pinagdaanan eh. Yes. Diba? Eh, pinagdaanan mo. It's your story eh. Correct. Yes. Oo. Kasi kung di mo naman pinagdaanan yan, pwede mo naman sabihin wala na, yeah. Sorry, hindi ko alam kasi hindi ko siya na-experience. Diba? And alam mo na pagdaanan. Oh, alam mo, share ko lang sa'yo sa music. Ako ginawa ko, sa akin talaga, sa live, yung kahit anong oras na super live ako, best in stream talaga ako. Kasi for me, that's my way of, hindi, that's my way of, you know, showing people na, carry ko. Kasi once na nakaharap na ako sa harap ng camera, hindi ko naman pwede ipakita na, yes. Diba? Na mag-iiyak you ako. You know, honestly, ako kasi nagsistream din ako, diba? Right. And it happens to me. May times na talagang mag-breakdown ako before a stream. People know that one eh. Pero sabi ko, diretso pa rin. Kasi if you stay stuck there, wala kang matatapos, wala kang mag-goal sa araw mo, diba? Parang, at least na sabi mo sa sarili mo, I'm strong. But then, I mean, everyone has unique sila sa mga strength nila and weaknesses. Pero ako kasi as a person, yung share ko din, ganun din ako. So, I feel you and I know that one. I know truly, that remarkable. Yeah. Oh, diba, ang bongga. Before I proceed to our next question, taray nung before I proceed, parang nasa ano, alam mo yung nasa mall, yung calling the attention of that, parang ganun. Oo. Hindi, bago natin pag-usapan yung susunod, syempre, nandito naman na tayo sa music and everything. Mm-hmm. Kanina, inawit mo sa aming lahat itong bago mong kantang ito. Now, sa lahat ng mga sharing stories na ginawa natin, story ko na share na din. And also, a lot of our Kapamilya viewers, they're also sharing yung mga relate much hugot din nila. At ikaw din, can you give us naman yung favorite mo na linya na while sinusulat mo parang eto yun, this is it, itong linyang to tatagos, hindi lang sa akin, pati sa'yo na makakarinig nito. Well, sa akin, that would be the chorus. The chorus? Shanta, nawala si Shanta. Ah, pamilya, live na live po siya. Ayan na, ayan na, you're back. Okay. Wala po si Shanta, ayan, live na live. Okay, sa'yo ay chorus part. Yes. Karen. Go, go, go. Yun lang yan. I'm so sorry. Ganyan. I'm back, guys. Ayan, babalik tayo, okay? Isipin niyo mabalik. Chorus part, kasi po, ayan, ikaw lamang ang mamahalin. Ikaw lamang ang nice makapiling. Ikaw lamang sana'y damhin. I mean, all the emotions are there. All the things that I wanted to say, it's already there. So, parang, kahit na sobrang short siya, in a sense na, tinutumbok ko yung emotions of how I really felt. When I was writing that one, sabi ko, okay, ito talaga gusto ko sabihin, so talagang gagawin ko to. So, andun po talaga yung full emotion when I actually kind of remember the chorus part. Totoo. O, diba, ang galing. Kasi pag hindi mo nilabas yan, talagang mas lalo kang masasaktan. Kasi mapupuno ka. Kaya nung, yun ang gusto mo sabihin eh, ikaw talaga. Di ba sa phone, pag sa phone, pag nagkaroon ka pa ng chance na kausapin siya, ikaw lang talaga, kasi pakiramdam ko, kilala mo na ako. Kasi, di ba, ganong eksena, no? Ayoko na magsimula ulit, ayoko na ganong mga eksena. Oo. Di na ano na lang sa awitin. Ganun na lang kung hindi ko masabi, pero at least alam mo na sinabi ko yan. O, di ba? At ang maganda dito, good thing, 'di ba? Yung mga heartbreaks, mga pains na nararamdaman natin, we turn this into ano? Into money. Charing. Nagiging pera. Kasi, 'di ba? Nagiging ano siya, oh, like halimbawa sa atin, 'di ba, pag aarte ka sa television, oh. Oo. May mga times na magiging matapang ka lang talaga na ay sandali. Hindi ko na lang siya itutodong iyak para pag may kailangang iyakan scene, ito yung bubog ko. Diyan lang siya. Di ba ganon? Yes. Oo. We turned that into money. Nagagawa na siya. Ngayon na, ganon na talaga. Totoo. And speaking of music, dahil kanina pa natin siya pinag-uusapan, na-relate na natin siya sa buhay pag-ibig ng bongga because that's the kwento talaga. That's the real story of it. But growing up, Chantel, sino ang mga musical influences mo? Because my family is a family of musicians, singers. My dad nasa band siya before. My mom is also a singer. And then lolo ko is a composer. So parang ako yung sumunod sa kanya. Napamana niya yung songwriting skills niya. Yeah,
Siya po actually yung si Miss Eva Eugenio. Kung alam niyo po yung tukso, I love you boy. Siya po yung tita mo siya? Ah, hindi po. Si Papa ko yung lolo. Ang lolo mo yung... Yeah, pero my lolo passed away na before. So, ilang years na rin. And then, yan, dun po siya, yun talaga skill niya. And then ako po talaga yung sumunod sa kanya. So, after how many years? Inantay niya po yung apo niya para may basa sa kanya yung songwriting. So, ayun po. And besides my family, syempre, sila Miss Moira, Yeng Constantino, because they're also writing, playing the guitar, Kichi Nadal, ayan, Hazy Tandingan, yan po mga talagang nilulook up ko when it comes to music. Totoo. Ayan. Chotel, mm-mm. Ano yung unang-unang na compose mo na naparinig mo sa lolo mo? Siya po actually nakarinig. Ang title po nun, I was 13 years old nung time na yun. Ang title po, I Love You. So, bato pa lang po ako, ang dami ko nang humuhubot na ako nung time. I Love You ka na. I Love You ka na ng 13 Puppy years love old. Lang, di ba? Oh, po. Yun, I Love You. Yung title niya. I can sing it konti. Sige, I can remember it. Parang, I love you. I remember the day you sat beside me holding my hand. The time that you smiled at me and said that I love you. Ayun po. 13 ka pa lang nung nasulat yan? Yes po, 13 pa lang po pala. Ang galing mo na mag-English agad. Amo. Taray mo naman, syempre. Sila daddy po, English speaking sila eh, kaya. Oh, in fairness, yun pala yun. Nakaka-amaze no, kung 13 ka pa lang, sumusulat ka na. Ah, diba? Yes at po. Hindi ka tumigil hanggang nag-high school, nag-college? Syempre po, may years din ako, syempre, busy sa school. Or sabi ko parang, ah, extra things to do ko lang to. May times na nag-stop din po ako, pero nung 17, ayan, bumalik ako. Parang 2 to 3 years na dyan nag-stop po ako. Then 17 years old, balik po ulit. Ayan, hanggang ngayon na, yeah. True. Ikaw, mas nakilala ka namin ng bongga after your Pinoy Big Brother na, yeah, na stint, diba? Mm-hmm. Pero nung nakikwento mo sa akin ngayon na 13, tapos nag-start sa 17, nag-start ka na, that time I believe ang dami ng mga ano, mga singer-songwriter na discover sa reality search and everything. Nag-try ka to audition din and i-pursue yung dream mo sa music? Actually no. Before, I've never tried yung talagang mag-audition about sa singing, sa songwriting. Ang talagang naging buhay ko po nun sa pageants, ganun. I tried sa commercials, yun po talaga. I haven't really like focused. Pero nasa heart ko po kasi syempre pag nagpa-pageant ka, may talent portion. So nakakanta ko po yung mga songs ko, sinasabi ko original songs ko, ganun po. Tapos yun, nung simula na nag-PBB, dun na po talaga umarangkada na, ah, okay, music talaga is... Kung nasa puso mo, it was still burning up on how many years. Meron pa rin po. So, dun siya lumabas. Dun din siya nag-grow. Nakita ko po yung sarili ko nag-grow talaga yung music. Correct. Kasi yung, di ba, nabanggit ko sa'yo dati, yung song mo nga, tsaka ni, si Kiara ba yung kasama mo dun sa song? Kayo ba sa Reason Enough. Yes po. Oo. Di ba, ang tagal na nag-number one yan sa ano, sa programa ko. As in, parang taon, isang buong taon ata, yun ang number one, pa Juliet, in fairness. Di ba? Oo. So, ang galing, no? Hindi mo masasabi kung saan ka talaga ipa-plot na parang, gawin mo lahat ng gusto mong gawin, pero ito yung nakatadhana for you because this is the gift na ibinigay ko talaga sa'yo. Yes, that's the experience nga. Doon mo rin makikita sa sarili mo na, ah, okay, try ko to. If not, ibig sabihin, meron pa. So, you don't have to really give up on whatever you want or desire sa puso mo. Kasi may time po yan. The right time for it. Mm-mm. Correct. Sabi nga ni Kuya, lagi, sa takdang panahon. Ay, naalala ko si Kuya, natakta ko dun. True, oo. Eh, kaya ako nabanggit yan because recently, nag-announce na nga, diba? Ang muling pagbabalik at pagbubukas ng bahay ni Kuya. If you were to look back on your Pinoy Big Brother journey, ano ang pinaka hindi mo malilimutan?
ang hindi ko makakalimutan. Sobrang dami. Has the whole show yata. Tapos yung tagal po ng batch namin. Kami yung pinakamatagal nun. So siguro sa akin, talagang nakita ko yung sarili ko na naging ano, sa music ko din. Siyempre doon na ilabas yung kung sino talaga si Chantel. Lagi nilang i-request yung mga songs ko, yung mga kasama ko. Yung bonding namin, di ba? Yan naman po talaga ang hindi ko makakalimutan. Also, kung sa ano naman yan, sa strength ko, sa weaknesses and stuff na natutunan ko is the military, tapatan. I've seen a different confidence about myself nung time na yun. Kaya parang sabi ko, okay, kaya mo pala. Kaya mo pala maging matatag, you know, to face every challenge. So, yun po sa akin, very, very memorable. Kasi iba talaga yung nakita ko sa sarili ko nung time na yun. Totoo, the way mo ang kinikwento, parang fresh na fresh pa talaga sa diba? Memorial. True. In fairness, oo. Hanggang ngayon, sa dami ng mga nalagpasan mo doon sa mga nabanggit mong pinaka hindi makakalimutan, ano yung advice ni Big Brother sa'yo na bit-bit mo hanggang sa outside world? Sabi niya, I remembered po, yun nga sabi niya, di ba huwag ako mag-give up. I mean, he tells each and every housemate naman, parati yun, nire-remind niya. Kasi talagang emotionally, mentally, physically, nakaka-drain sa loob, di mo alam yung mga mangyayari. Pero sabi niya sa akin, yung patuloy lang akong, alam niyo yun, to look at my goal for my family. As in, paglabas ko po, dala-dala ko to never really give up on life. And yun din, pati sa music ko, sinabihan niya din ako na parang, you know, i-push mo lang yan kasi makita niya nga na nag-grow ako. So, ayun, bit-bit ko siya when I came out, it's different. Alam niyo po ang reality dito sa ating mundo, hindi lang sa reality show na yun, pero it's different here in life kasi iba-iba po talaga tayo ng pinagdadaanan. So, ayun po. Fairness, bongga yan. Now, kung bibigyan ka ng chance na muling pumasok sa loob ng bahay ni Kuya, can you name 3 kapamilya celebrities na gusto mong isama at bakit? Aha, ang isasama ko, syempre yan, si Lou, si Kiara. Sila ulit, oo. Sila ulit. Ang tagal na namin hindi nakikita. I mean, sila, syempre nakikita. Mag-banding na lang sila. Mag-banding na lang sa labas, oo. Sa labas, o yung ibang celebrities naman, oo. Kasi sila, nakasama mo na sila. Sige, si ano, si Joshua Garcia. O sabihin ko na, Joshua Garcia talaga. Parang mga naging housemate din, eh, Kuya. Ang housemate din. But at least, ang tagal na rin bago sila bumalik. Oo. Oh. Oh, oh. Sino pa ba? Si Liza Soberano. Si James Reid. Hindi ko pa siya nakikita in person. So, bali mo, di ba? At least makausap. Sino sa music din? Or Nadine Lustre. Nagdagan ko na. Oh, bongga. Si sino James Reid, ano siya? Big winner naman siya. Batch niya si Ryan Bang. Bali, celebrity naman. Oo nga, correct. Eh. Batch winner. So, yeah. Totoo. In fairness. Oh, sa lahat ng mga viewers natin, di ba, na nanonood sa atin ngayon, anong advice mo sa mga gusto din na maging housemate ni Big Brother? Ang advice ko sa mga aspiring housemates ni Kuya, ni Big Brother, you know, experience this one with a heart of value. I mean, it's a lifetime experience. So patuloy lang kayo, hindi lang sa pangarap niyo na makapasok sa PBB, kundi sa mga pangarap niyo for your family, for yourself, sa career niyo, how you would grow as a person. And alam niyo yun, just pag nandun na kayo, it would change then your mindset. But at the same time, always stay humble, stay grounded. Kasi yan actually ang maghihila sa inyo for your future. Hindi yung sa mga situations or whatsoever, pero kung ano yung na-experience niyo as a person and how you've grown. So, ayun, patuloy lang makuha man kayo o hindi, always remember there's a right time and a season for your life kasi each and every one of us is, we deserve the blessing and God has already blessed us with that blessing. So may promise na siya sa atin, kaya yun ang panghawakan nyo. Be prayerful sa lahat ng mga ginagawa niyo sa books. Ayun po. Truly, ayan. Yes. Baunin niyo po yan, mga kapamilya, yes, sa mga gustong maging housemate ni Kuya. Mm-hmm. Oo. Ako parang feeling ko, hindi ko talaga kikirin. Parang feeling ko, may mga ano, makakaaway. May mga makakaaway talaga. Oo. Ganda-gandahan ka sa akin. Hayop patalo eh. Hindi, wala siya, no. Matikman niya ang batas ng isang kabite niya. Charing! Kabite niya!
Chika. Oo. Pero Chantal, how's your hotspot live experience? Ay, it's so fun. Thank you so much, DJ Jairo. Kasi, alam nyo, it's so nice to talk to people. Alam mo yun. Kasi, marinig nila yung story and everything. And I had fun. I had so much fun. Kasi lumabas yung Chantal din, how she really is inside. Which is true. Because I remember sa mga past interviews, parang lagi kang shy. Yung parang, yeah. Alam mo, iba yung aura mo. Yes, promise. Diba? Yeah, okay kang kachikahan, kausap. Pero last time kasi parang isang tanong, tapos sasagot ka, all out ka namang mag-answer. Pero parang... Parang may pa pang nag-hold ka. Hold back? Oo, true. I know myself eh. I know myself talaga. Pero yeah, ngayon, give na give ka and nag-enjoy din ako. Yes, ako din. So much. Yes. Invite mo silang lahat. Napakinggan, i-stream nila ito. At ano pa mga dapat abangan sa'yo? Go, Chantal Cruz, mga kapamilya. Ayan. Siyempre, DJ Jairo, thank you so much for having me, mga kapamilya. Kaya, i-stream niyo po ang aking song, newest single, Sana'y Damhin. It's already out on all digital platforms. Sa Spotify, sa Deezer, Apple Music. And you can also check out po sa YouTube ang kanyang lyric video. So, maraming salamat siyempre sa ABS-CBN Star Music, Star Pop, Star Hunt, and of course, mga PBB family ko. Ayan, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. And of course, catch me din po kasi nagkukumo din ako. So, my schedule is Tuesday, 8 p.m., Friday, 8 p.m., and Sunday, 3 p.m. po. So, ayan ang mga aking pinagagawa. Kung gusto niyo pa ako makita magdaldalan everything, ayan, sa Kumu po magkita-kita tayo. Follow me on my socials, sa Instagram, Twitter, TikTok. Ayan, I am Chantal Cruz. Also, my Kumu po, I am Chantal Cruz. And like my page on Facebook, official Chantal Cruz fan page. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much. Ipagpatuloy mo yan. Ramdam na nag-glow ka. You're very, very happy. Thank you. Mas all out ka ng bonggam-bongga. Ang sarap-sarap mong pakinggan at ang sarap mong panoorin. Diba? Thank yung you. Talent mo, kailangan niya nga marinig ng buong mundo. Kasi talagang deserve, diba? Yes. From your making me kilig na kahit saan ako pumunta, pag tumunog, alam ko nang, ay, si Chantal. Parang minumulto. Parang minumulto na ako. Ah, si Chantal nandito. Parang ganun. Excel. Totoo, kahit saan. Diba? Na-experience kahit ako, mo ba? Honestly, kahit ako. Katabi ko na kinakanta nila. As in, nagkakape lang ako. Teka lang, bakit ako na naman yung naririnig ko na naman sarili ko? True yan. Na-experience ko yan. Pag, syempre, as a DJ, lahat ng mga, lagi pa ulit-ulit na number one yung song, diba? Minsan, kahit naglalakad ka, para marinig mo, you're making me key. Tapos, ang unang naalala ko agad, Chantal, in fairness. Yes. So, keep safe lang lagi. Stay happy. Siyempre, magpalakas ng bonggam-bongga. Magpa-fresh ng bonggam-bongga. Yes. Share mo ang mga chika na yan. Malay mo, magbigay ka ng advice sa mga kumuni zen sa streams mo, diba? Okay. Ganun ka, parang one night of love. Parang ganyan. Ask me questions, mga ganyan, diba? Thank you, ha. Thank you, maraming salamat. Thank you so much sa'yo. Mga kapamilya, isa na naman nga pong punong-puno ng chikahan at mga kwento tungkol sa pag-ibig ang ating nasaksihan. Alam ko naman, nakapagkwentong pag-ibig, talagang hashtag kapet, hashtag relate, hashtag sana all. O, diba? Hindi lang sana all dahil kinikilig tayo, kundi sana all, kinaya na bumangon. Ganun dapat, diba? With Chantal Cruz, mga kapamilya, let's support her latest single under Star Music, ang Sana'y Damhin. Pakinggan natin ito, mga kapamilya. At syempre, ako naman po ay mag-invite din po sa inyo. Sama-sama po tayo bukas po, nasa SM Bacoor po ako. Opo. Mag-grocery lang din po ulit kami bukas. Last time kasi sa market ako nag-grocery. Bukas sa SM Bacoor po kami mag-grocery. Shut up! Hindi. Chika lang, kita-kits tayo every Tuesday and Thursday, 3:20 p.m. po, dito lang sa facebook.com/ABS-CBN Network, kasama nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O, ako po, si Jaiho. Bye, mga kapamilya!